Magandang gabi, magandang hapon, o magandang umaga, good evening, good afternoon, or good morning, kung saan man kayo sulok ng mundo. Kala mo naman maraming viewers. Ato, maaga kong umuwi, maaga, sa alas 7, holiday. Pero yung holiday ko ngayon ay parang Halloween day. Dahil dalawang beses ba naman akong nasita. Nakasibilyan yung una. Wala sa... Hindi ko inakalang ano. Masisita ko ng ganong... Ngayong araw na to talaga. Na... Yung pake... Yung isip ko na nga eh yung... Panglimang araw na lamay ng tatay ko ngayon, hindi ako makauwi. So kanina, late akong lumabas para lang mag-pack ng mga naipon na gamit na pwede nilang gamitin sa Pilipinas, yung mabigay ng amo, ganun. Tapos dala ko ang maleta at saka sangsak. Okay, normal naman yung paglalakad ko. Hindi naman katakot-takot o kahina-hinala. Tapos bigla ba namang may humarang na dalawang nakasibilyan na let me see your ID or something. Tapos pati bag, tinignan. So nakita yung lunch ko doon. At may rin eh, sinabi sa just wait, we need to report. Doon ako talaga kinabahan. Kung ano yung re-report, wala namang nakita doon. Pero dahil hindi sumipot yung tinatawagan sa radyo yon, pinakawalan ako. May sabi ko, kalakan mo, salamat. Nagpasalamat ako kasi hindi ko akalain na masisita ako doon. Although nakakikita talaga ako ng mga nasisita ng ganun. Na ba yung sa akin normal lang. Pero yung pag napalas, mismong mangyari sa'yo or sa akin kanina. Yung nangyari sa akin na mismo na talaga. Talagang natakot naman ako. Kahit wala naman akong ginawang masama. Eh bakit kailang i-report daw? So yun. Buti hindi sumipot. Tapos kanina na tanghali, akala ko okay na naman. May kausap, syempre, wala na sa isip talaga. Tatawid ako ng kalsada. One way lang naman yung kalsada, pero yun sa kabila, nandun yung dalawang pulis na kita ko. Wala na sa isip ko, tatawid ako, nagsiselfone, may kausap. Mali po yun. Kaya kanina nga naman, punong-puno na yung utak ko. So, hindi ko na naisip yung kanina, pero sinita ako ulit. Kinuha na naman ang ID ko, tinignan, nagtanong kung new visa... Kailan ma new employer, kailan matatapos ang visa na binigay na kailan matatapos ang bagong visa na binigay. So sinabi ko naman. Tama naman yung mga sinagot ko kahit na ano hindi na masyadong nagtanong. So yun. Wala naman sinabi masamang ano, pero alam ko kasalanan ko kasi yun kasi nag-cellphone ako patawid. Bawal ngayon lalo na sa katulad kong dayuhan, worker lang. Kaya at saka mga sa mga nakasibilyan naman na nagsisita, alam ko na yun ang way nila para mahuli yung mga katulad ko na nagre-reseller. Pero kanina hindi naman siya, ano yung mga dinala ko kasi ipapapak ko nga. Pero talaga marami nang nahuhuli ng ganun. Kasi bawal nga, illegal. Nagtatrabaho dito, yung visa ay domestic helper, hindi tindera. Kaya dobleng ingat po sa mga katulad kong rumaraket maliban lang sa pagiging nani di sa bahay kundi sa ibang ano pa nagtitinda-tinda. Bawal kasi yun. Dobleng ingat na lang po. Kaya kanina sa akin lesson learned. Sobrang mag-iingat na ako pati pag sa cellphone sa kalsada hindi ko nagagawin kasi minsan talaga ginagawa ko. Lalo pa naman ngayon na marami nang ano, yung maraming na expired ang visa na hindi na i-re-renew, nahuhuli, bawal din yun. Kaya yun sila nagiging stricto ba? So yun lang, maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aking maliit na tahanan dito sa YT. Pwedeng iganoon kung mali yung ano ko. Pwedeng mag-comment naman ng advice nyo. Yun lang. Maraming salamat. Happy weekend sa inyong lahat.